What's up guys and welcome sa panibago nating video about sa ROX. So eto na yung free-to-play build natin ng Monk. Ipapakita ko dito yung stats, yung items, and yung skills natin. Sa pinakahuli ng video natin guys, ibibigay ko yung honest review ko about sa job class na Monk. So first, puntahan na natin yung stats natin. Eto guys, ipapakita ko ano yung build natin. So yung gamit ko ngayon, naka-attack speed build tayo. Ang purpose nito, gusto kong gawin yung combo build na Monk. So papasok tayo dito sa stats natin guys. As you can see, ideally ilalagay mo na lahat ng stats mo sa Agi. Kasi doon nag-i-scale up yung damage ng Monk. Nakalagay yun sa skills, ipapakita natin mamaya. Ngayon, pwede mo naman siyang ilagay sa strength, pero yun nga lang, gagamit ka din ng or yung reset item para mailipat mo lahat ng stats mo from strength to agi. Kasi yung end game mo dyan guys, talagang kailangan mag-rely ka rin sa agi mo. Yun yung purpose mo eh, kasi dyan mo makukuha yung attack speed, tapos dyan mag-scale up yung damage ng mo. Ngayon, punta naman tayo sa item natin guys. Dito makikita nyo naka full white items lang tayo. Since free to play build tayo, mas maire-recommend ko na mag full white item tayo kasi number one, mas mura yung pag-upgrade ng white items kesa sa blue. So yun pa lang, may advantage na tayo kahit papano, kahit hindi tayo gumagastos sa game. Mas mapapadali yung pag-upgrade natin, lalo na sa refinement guys. Kasi yun yung pinakamahirap dito sa game na to eh. Yung refinement na yun, RNG based yun eh. So kung swerte ka, madali ka makakapag-ups. Kung malas ka, may tendency pang masira o kaya bumalik yung plus ng item mo. So yun yung reason kung bakit naka white item tayo guys. Number 2, pwede mo rin namang i-tier up yung white item mo. So for example, dito sa heavy iron knuckle, nakikita nyo dyan may 1. Ibig sabihin na tier up ko na siya dun sa next niya na tier. Tapos yung damage, yung base na stat ko, yan na yung para sa level 40 na white item. So every tier up mo guys, tumataas yung base stats na binibigay sa'yo ng item. Okay, tignan natin yung weapon muna natin. So ngayon naka level 25 pa lang ako guys. Plano kong palitan yan ng level 40 yung nakukuha sa Corsair's Cabin, kasi ang habol natin sa level 40 yung set na bigay niya, yung Touch of the Sea. Kasi yung bigay nito guys, when the target's HP is lower than 30%, damage dealt not including physical or magic damage bonus is increased by 10%. So yun yung gusto kong kunin na set guys. So sa ngayon, hindi ko pa ginagamit yung level 40 kasi yung mining ko guys, kaka level 5 ko lang kahapon. Ngayon, bakit kailangan ko yung mining? Kasi gustong i-tier up yung level 40 agad na knuckle ko para yung base stats niya pang level 50 na. Actually, yung mga requirements sa pag-tier up guys, pwede nyo rin siyang bilhin sa mga merchants. Lalo na kung may machachambahan kayo nagbebenta dyan sa frontera. So ayan yun. As you can see, ang meron pa lang dito, ang prioritize ko talaga yung upgrading kasi yun yung pinakamadali. Tapos, nag-refine na rin tayo since makakapulot ka rin naman ng mga pang-refine na materials sa pagmamine. Ang wala pa dito guys, yung enchantment. Ngayon, yung cards natin, may fabric card tayo, may skeleton worker card, and horde card. Actually, itong tatlong card na to guys, swerte lang to. Kasi galing lang to dun sa old card album na binibigay nung game. Yung mga nasa daily sign up yun eh. Parang binibigyan kanya ng Oka na libre. So swinerte tayo, nakuha natin para sa build natin. So nilagay na natin sa weapon. Ngayon yung armor naman natin guys, eto na yung sinasabi ko pang level 40 na to. Yung reason ko dito kasi gusto ko makuha yung Touch of the Sea na set. So mag-i-increase yung damage natin pagka bumababa yung HP ng kalaban. So yung armor ko, yung clothes, yung cloak at saka yung boots, pang level 40 na yan. Tapos in-upgrade na rin natin, tapos nag-refine na rin tayo since may available naman tayong Illumium. Ang kulang lang din dito guys, wala tayong enchantment. Tapos dito naman sa accessories natin, yung pang level 25 pa rin. Ngayon, hindi ko pa ginagamit yung level 40 guys kasi para sa akin na, kung attack speed build ka, kailangan mo ng mataas talaga na attack speed for your DPS or your damage per second. Ngayon, hindi ko pa kayang isustain yung mabilis na attack speed kung wala tong dalawang accessory na to. Kasi yung level 40 na accessory guys,
ano yun eh, physical attack and critical yung bigay niya. Which is, ideal naman siya, pero nag-crit ka nga, pero ang bagal mo naman umatak. Tapos yung crit chance mo naman, hindi rin naman ganun kataas. So, mas prefer ko na yung mabilis pa rin akong umatake, mataas pa rin yung DPS ko. So, dito wala tayong cards. Ito may mga level 1 enchantment tayo guys. Yan pa lang yung available sa atin. Same din dito. Ito nga, wala pang enchantment, wala ding cards. Tapos yung talisman naman natin, ito yung pang level 40 para at least makadagdag pa rin sa physical attack. So ano lang din to, upgrade tapos refinement. Ngayon, tatanungin nyo, bakit wala pang enchantment to? So dito sa 2-week progress natin guys. Una sa lahat, bumagal yung progress natin this week. Kasi imbes na ginamit ko yung mga halaman na pinulot ko para makapag-enchant, binenta ko na lang siya guys para makabili ako ng Kingdom Pass. So ayan, nakikita nyo, meron tayong costume galing dun sa Kingdom Pass. By the way, dun sa mga new players nga pala, baka isipin nyo, para makabili kayo ng mga Kingdom Pass, kailangan nyo maglabas ng real money. Guys, pwede nyo i-convert yung Zeni nyo into crystals, then yung crystals nyo, pwede nyo ibili ng diamonds, pambili ng Kingdom Pass. So yun yung ginawa ko. Ang ginagawa ko, yung mga nakukuha ko sa gardening, sa fishing, binebenta ko muna para maging crystals, tapos saka ako bumili sa exchange center ng diamonds. Ito, papakita natin sa inyo. So dito kayo makakabili guys. Ayan. Medyo mataas pa yung presyo ng diamonds ngayon, nasa 130 crystals. Nung time na bumili ako ng crystals last month, before mag-open yung Kingdom Pass, 119 or 118 crystals lang. So ayun, not necessarily na kailangan nyo maglabas ng real money para lang makabili ng Kingdom Pass. So dun bumagal yung progress natin guys. Okay, pasok naman tayo sa skills netong monk. So dito sa skills natin, makikita nyo na dito muna tayo sa Acolyte. Hindi ko na kinuha yung heal o kaya yung Kyrie guys, since ito yung build ko for farming ah, pag naka AFK lang tayo. So ang pinaka importante dito sa Acolyte na skill, yung blessing tsaka yung increase agility. Since ito binibigyan kanya ng additional bonus sa strength, dex and int. Tapos sa increase agility naman, binibigyan kanya ng additional attack speed tsaka agi, which is yun yung pinaka importante sa iyo guys, agi. Okay, punta tayo sa monk na skills. So number 1 dito guys, kailangan nyo tong Iron Fist. When using gloves, glove type weapons, physical attack has an additional increase. Ito yung sinasabi ko kanina, na nag-i-scale up yung damage ng monk pagka agi yung nilalagyan mo na stats. Kaya sinasabi ko, from the start pa lang, kung kaya nyo na magpa-level na hindi maglalagay sa strength, idiretso nyo na or irekta nyo na sa agi. So ayan na yun guys. Tapos kinuha natin tong call spirits naman para dun sa mga spirit spheres natin na nakakapag-summon tayo. At the same time nakakapagbigay din. Tingnan nyo, nakakapagbigay siya ng bonus na naman sa attack natin. With each spirit sphere, increasing your physical attack by agi. So again, dun nga tayo sa stats na agi, nag-scale up. Tapos kinuha na rin natin tong Zen. Tapos yung critical explosion guys, eto naglagay lang ako ng isa dito kasi tinetest ko lang yan. Now, dito naman sa left side natin, kasi dito yung attack speed na skills. So kung makikita nyo, yung left side ng skills natin, nandito yung combo skills para to sa attack speed. Yung right side naman natin, yung spirit sphere attack, yung investigate, eto naman para dun sa light glove to guys, yung haste naman na build ng monk. So magkaiba yon. Yung attack speed kasi, nagre-rely siya sa normal attack, tapos sa mabilis na DPS. Yung light glove naman, or yung skill-based na monk, or haste type na monk, nagre-rely siya sa skills para umatake. So nandito yung mga finger offensive, yung key wave, investigate, yun yung pinagkaiba nung dalawang build ng monk. So tayo, nasa heavy gloves tayo, which is yung attack speed, etong right side naman, yung light gloves, para sa haste build. Okay, so number 1 na nilagyan ko dito guys, Torrential Rain. Kasi ito, binibigyan kanya ng additional attack speed. Importante yun, tulad nga nasabi ko, nagre-rely tayo sa bilis ng atake ng monk. Tapos yung unang combo na kinuha natin, ito pinaka-importante to guys, triple attack. Ito yung magbibigay sa'yo ng malakas na burst damage pagka, or malakas na DPS pagka na level 10 mo siya. Okay,
So dito na magkakaroon ng tanong, bakit hindi mo nilalagyan yung Raging Quadruple Blow at saka Combo Finish? So eto guys, i-explain ko to mamaya dun sa end, dun sa review part ng video natin. May reason guys kung bakit hindi ko ginagamit yung combo na to, yung triple attack. I mean yung Raging Quadruple Blow tsaka Combo Finish. So yan pa lang yung skills ng Monk guys, medyo konti pa lang talaga. Yung Asura Strike nga eh, sa champion pa natin makukuha. So ayan, eto na yung skills natin. Ipapakita naman natin ngayon guys, or pupunta na tayo dun sa review natin about sa job class ng Monk. Okay, punta naman tayo dun sa review or honest review natin sa Monk na job class. Ang pinakauna kong masasabi guys, kung gusto nyong maglaro ng Monk sa ROX, kailangan mahaba yung pasensya nyo. Ngayon, bakit ko nasasabi na kailangan mahaba yung pasensya nyo guys? Magbibigay ako ng tatlong reasons kung bakit. Lalo na kung ang lalaruin mo yung attack speed na build, at the same time, solo player ka tapos free-to-play player ka lang din. Katulad natin, free-to-play lang tayo tapos solo gaming lang tayo. Diba? Wala naman tayong kakilala dito sa server, trinay lang natin siya kasi ay ito yung pinakabagong server, try natin maglaro ulit ng rocks. So yung pinakauna guys na ibibigay ko sa inyong feedback or napansin ko sa Monk na job class, yung skills, medyo ano siya guys, hindi ko alam bakit nila ginawang ganun. Ngayon, i-explain ko kung bakit. Dito papasok yung reason kung bakit triple attack lang ginagamit ko guys for AFK grinding. Ito, ipapakita ko sa inyo ngayon. So, ito yan guys. Pag naglagay ka ng Raging Quadruple Blow tsaka Combo Finish, yes, magagamit mo yung combo na yan. May damage naman siyang nilalabas. Ang problema guys, una kong napansin nung trinay ko ito sa training ground, imbes na tumaas yung DPS ko or yung damage per second ko, mas bumagal pa siya guys. Ngayon, bakit mas bumagal? Nagagawa mo na nga yung buong combo mo, diba? Yun din yung expectation ko eh. Ang nangyari, tinitignan ko yung animation ng Raging Quadruple Blow. Bakit ang bagal? Yung parang ano, bumubuelo pa siya para itama yung skill niya. Yun yung problema guys. Imbes na magkaroon ka ng mas mataas na DPS, mas maraming damage, or mas mabilis ka dumamage sa kalaban para mas mabilis mo siyang mapatay at makapag-level up, mas bumagal pa siya. Which is weird, kasi hinanap ko, nag-check din ako sa YouTube ng ibang mga gumawa na ng content about Monk. Bakit ganun? Paano natin maayos yun or bug ba yun? Yung pala, ang sagot nun guys, nasa champion pa na job class. So sa susunod mo pang ano, job, which is etong flash combo. Basahin natin yung skills guys. When heavy knuckles are equipped, everyone 20% of final attack speed including final attack speed converted from attack speed reduces the attack time of Raging Quadruple Blow, Tiger Knuckle Fist, Dragon Combo and Gate of Hell by 5%. The reduction limit is 75%. So eto pala yung flash combo guys, yung magtatanggal ng animation delay or magpapababa ng animation delay ng Raging Quadruple Blow. Ang weird, 'di ba? Kasi ibig sabihin para ma-fully maximize mo yung combo mo, kailangan mo pang umabot sa champion na job class. Tapos hindi pa siya ganoon kadaling i-upgrade. Kasi nasa pangatlo pa siya, oh. Dadaanan mo pa yung Tiger Knuckle Fist, yung Chain Crush combo. Tapos kailangan mo pa tong i-max out para lang ma-fully utilize yung paggamit ng Raging Quadruple Blow. Ngayon nakita ko sa YouTube, oo nga no, nawawala yung delay ng Raging Quadruple Blow. Mas nagiging fluid or tuloy-tuloy yung combo ng Monk pagka na-max out mo na yung flash combo. Yun yung main, isa sa mga main reasons guys kung bakit sinasabi ko para maglaro kayo ng attack speed na Monk na job class, kailangan mahaba pasensya nyo. Kasi una sa lahat, pag Monk ka pa lang, hindi mo talaga mafufully utilize yung combo mo. Not unless, yun nga, nasa preference pa rin ng player yan, kung okay lang sa kanya na medyo bumagal siya umatak, pwede niya namang lagyan yung quadruple blow niya, tsaka yung combo finish. So, again, kanya-kanyang preference pa rin yan. Ako kasi, ang expectation ko talaga dati, tuloy-tuloy lang, mabilis lang. Yun pala, hindi siya gagana hanggat hindi ka umaabot dito sa flash combo.
So dyan guys, medyo na-disappoint ako talaga. Kasi tinesting ko yan sa training ground eh. So tulad nga nasabi ko, nilagyan ko yung quadruple blow, yung combo finish, bumaba yung DPS ko versus sa ang ginagamit ko lang yung triple attack. Eh di tatanggalin ko na lang tong quadruple blow tsaka combo finish. Rektar triple attack na lang tayo para tuloy-tuloy lang yung DPS, di ba? Yun yung ano, yun yung isang nakita kong bakit ganun na skill or parang setback na napansin ko dito sa attack speed build na Monk. So yung pangalawang reason naman guys na sasabihin ko ngayon or yung number 2 reason ko. Kung mahilig kayo sa PvP or sa KVM, tapos free to play kayo, tapos solo player lang din kayo na wala naman kayong squad, mga ganyan. Kailangan mahaba talaga ang pasensya nyo guys kasi medyo hirap ang attack speed. Actually, hindi ko sasabihin medyo eh. Nahihirapan ang attack speed na Monk sa PvP or sa KVM. Bakit? Kasi una sa lahat, tignan nyo itong ina-attack ko, Savage. Nandyan lang sa harap ko, hindi naman siya gumagalaw eh. So pwede ko siyang tad-tad din, di ba? I-triple attack, DPS. Siyempre, sa KVM, ang kalaban nyo tunay na player din. Ang problema dito, ang attack speed na Monk guys, melee kayo or kailangan yung lapitan yung kalaban nyo. So yun na agad yung isang problema nyo. Kailangan mo lumapit sa kalaban tapos ina-attake ka nila ba habang palapit ka pa lang. Dinaig mo pa nga yung snap ni Thanos eh. Minsan palapit ka pa lang, nagiging abo ka na. Yun yung isang napansin ko guys. So medyo hirap tayo, not unless nga maganda na yung items natin, makunat yung Monk natin. Kaya nating ano, masustain yung damage na dinidish out sa atin habang palapit pa lang tayo. Ngayon, yung body relocation na skill, alam naman to ng mga Monk users, kahit sa Classic meron na to. Yung body reloc guys, sa Champion pa natin makukuha. So again, pag Monk ka, hindi mo magagamit yon. Talagang ma-force ka lumapit sa kalaban mo. Yun lang yung choice mo. Wala ka na ibang choice. Wala ka pang skill na pang dash eh. Tapos, part din dun guys, napansin ko, wala naman talagang, walang pampakunat na skill ang Monk. Not unless magka-Kairi ka. Ako, ginagamit ko yung Kairi na shield para sa, ano, sa KVM. At least, madagdagan ka ng shield. Pero, yun nga guys, may kalambutan tong class na to. Natutunaw tayo ng mga range habang palapit pa lang tayo. Yun yung isang nakita kong ano, problema dito sa build ng attack speed mo. So ayun, kung mahilig ka sa PvP guys, iset mo yung expectation mo na kung free to play ka, hindi ka ganun kadaling mararamdaman sa PvP or sa KVM. Kailangan mo talagang magpaganda ng items, number one. Kailangan mo rin magpakunat kahit papano. Kasi malambot ang Monk guys, yun yung pinakauna kong masasabi, ang lambot niya. Nababurst tayo ng mga hunter ng mga ibang DPS na range. Ayun yung problema. So palapit pa lang tayo, tunaw na tayo, di ba? Yun yung nakikita kong advantage naman ng haste type build na Monk. Kasi yung haste type guys, range yun, yung finger offensive, yung key wave. So range naman ang haste type na Monk. Pero hindi natin sa ibang video natin pag-uusapan ng haste type guys. So focus lang tayo dito sa attack speed build. So yun yung pangalawang reason ko. Yung pangatlong reason ko naman guys kung bakit medyo nadidisappoint ako sa job class na to. Kung solo player ka tapos free to play ka, ang pinaka mararamdaman mo madalas, hindi ka masyadong prioritize sa party. And let's face it guys, may punto naman yung mga players kung bakit ganun. Especially sa KVM, sa Endless Tower, dun sa mga kaya pa lang nating gawing mga instances, hindi nila masyadong pinaprioritize ang Monk guys. Sad to say pero naintindihan natin sila kasi yun nga, kung sa KVM, mas i-prefer nila na may tank sila, na may support sila, tapos mas prefer nila yung DPS minsan na malayo, yung long range na talagang kaya mag-dish out, hindi ka namamatay agad. Kasi minsan ang problema pagka Monk ka guys, yun nga, ikaw yung unang namamatay eh. Kasi other than sa mga knight or sa mga tank nyo na nag-charge sa kalaban, ganun ka din eh, mag-charge ka papasok. Diba? So kung hindi ka makunat, madali kang i-burst out. Yun yung isa. Tapos napapansin ko din sa mga Endless Tower, yan, sa instances. Medyo nahihirapan tayo guys kasi hindi tayo tanky, tapos mas prefer ng mga players, lalo na kung nakikisali ka lang sa mga random party, mas prefer nila na
kuha tayo ng makunat para may taga tangke, o kaya kuha tayo ng pare para may taga support. Tapos kung pagpipilian naman nila ano mas prefer mong kunin na DPS, wizard o hunter, mas pipiliin nila yon kaysa sa monk. Kasi AOE, mas malakas yung damage, mas may range, yun yung isang napansin ko pa. So in terms of yung sa party guys, kung solo player ka tapos naglalaro ka lang for fun or for alam mo yun, gusto mo lang maglaro ng ano, ng MMORPG, medyo nakaka-discourage yun guys. Kaya going back to my initial ano review, sabi ko nga kailangan mahaba yung pasensya mo pag naglalaro ka ng ganitong job class. Now, ayoko naman ma-discourage yung mga players natin ng monk dyan guys, or kaya yung mga new players na gustong itry ang monk. Hindi naman, not to discourage yun naman guys dito sa video natin, pero eto, nagbigay lang ako ng honest review ko. Ayoko i-sugarcoat eh, kasi ayokong mag-expect yung makakanood dito sa video guys na ay try natin tong job class na to, tapos biglang ay hindi. Yung, alam mo yun, may pagsisisi kayo kasi hindi nyo nalaman ano ba yung common na na-experience ng mga tipo ng solo player tapos free to play lang. Kasi ako guys, talagang etong game na to, for fun lang naman to eh. Hindi naman ako nag-grind ng 24/7 pag may time lang. Yun lang yung purpose eh, nag-e-enjoy lang talaga ako sa Ragnarok kasi yung nostalgic feels, tapos mahilig rin tayo sa MMORPG. The same time, ano lang tayo eh, free to play lang, hindi tayo maglalabas ng real money para laruin to, i-enjoy lang natin kahit slow progression man yan. So again, kung gusto nyo maglaro ng attack speed na monk guys, pwedeng-pwede naman, wala namang masama or wala namang pipigil. I-enjoy nyo lang, as long as gusto nyo yung nilalaro nyong character, laruin nyo lang yon. Walang masama dun guys. Tandaan nyo, lahat tayo iba-iba ang progression sa game. Again, at the end of the day, dapat ang basehan pa rin natin dito, nag-e-enjoy ba talaga tayo dun sa game na nilalaro natin. So ako guys, eto yung honest review ko para sa job class na monk. Sa mga umabot dito sa dulo ng video natin guys, hopefully nagustuhan nyo yung content natin for today. And kung gusto nyo pang makakita ng iba't ibang mga content about ROX, huwag nyo kalimutan i-like yung video guys and mag-subscribe na rin kayo sa channel natin para makita nyo yung future uploads natin. Maraming maraming salamat guys sa mga tumambay at nanood ng video natin for today. Again, GG! You're superhero.